Isang maluwalhating araw ang aking pagbati sa ating mga kapatid. Saan man kayo naroroon, maaaring kayo nasa inyong tahanan. At sapagkat tayo ay hindi pa hintulutan na makalabas at magsama-sama sa ating mga simbahan at iglesia upang sumamba, mas mainam naman na meron tayong karapatan na tayo ay makinig ng salita ng Diyos kahit sa ating mga tahanan sa pamamagitan ng ating teknolohiya. Kaya ngayong araw na ito, nais kong tayo gumugol muli ng panahon upang tayo mag-aral at sambahin natin ang ating Panginoon kahit tayo nasa ating mga tahanan sa banal na araw na ito. Ang ating pong pag-uusap ngayong araw na ito at ang ating mahalagang paksa ay tungkol sa mensahe ng Diyos mula sa kanyang sulat sa Iglesia ng Epeso. Kung atin pong ilalagay sa sahitang Ingles, ang title ng ating pag-aaral ay God's Message from His Letter to the Church of Ephesus. Hindi po bago sa atin, mga minamahal kong mga kaibigan. Sa aklat po ng Apokalipsis ay merong sulat ang ating Panginoon. At ginamit niya si San Juan upang sulatan ang pitong iglesia doon sa Asia Minor. At pag atin pong pag-aaralan ng masusi, ang mga sulat na ito sa pitong iglesia sa aklat ng Epeso ay bahagi din ng mensahe na nais ng Diyos na ating maintindihan sa huling kapanahunan. Hindi rin po bago sa atin, mga minamahal ko at mga kaibigan ko, na ang pitong iglesia sa aklat ng Apokalipsis ay tumutukoy din sa kasaysayan ng bayan ng Diyos mula sa panahon ng ating Panginoon hanggang sa ating huling kapanahunan. Kaya hindi rin bago sa atin na yung iglesia ng Laodicea ay kumakatawan sa ating kapanahunan sa iglesia natin ngayon. Kung atin pong titingnan at pag-aaralan ng geography, ito po ang mapa, kita po nyo sa ating screen, iyan po ang mapa ng Asia Minor. Sa atin pong kapanahunan, yung gawing side, ano ho? Yung pong gawing side na ito sa kanan ay yan po yung Asia Minor, makikita po natin. Sa atin pong panahon, ito ang modern Turkey. At sa modern Turkey na ito sa ating kapanahunan, nariyan dati ang pitong iglesia na sinulatan ng ating Panginoon. Kaya yan po yung aro, yan po yung Asia Minor. Kung atin pong titingnan ng malapitan geographically, ang iglesia po na sinulatan ni San Juan o ang mga iglesyang ito ay merong itsura sa mapa na parang triangle. Makikita po nating una sa bandang gitna ng mapa ay yung Ephesus. Pataas, makikita po natin yung Smyrna. At sa bandang kataasan ay naroon po yung Pergamo. At pag maglalakbay tayo pababa, ay nariyan po ang Thyatira, ang Sardis at ang Philadelphia at pagkatapos ay ang Laodicea. Kaya ito po yung kalagayan sa at kung ating titingnan, iyan po yung lugar ng seven churches. At tingnan po natin yung aro. Makikita po natin na sa tapat ng aro ay nadun po ang lugar ng Patmos. Alam naman po natin kung bakit napapunta doon sa Patmos si Juan. Siya po ay nakaranas ng pag-uusig at siya siyempre ay gustong patayin ng Roman government at sa kadahilanang siya ay nangangaral ng salita ng Diyos at ng pagliligtas, ang Roman government ay nagalit sa kanya. Ang totoo po kasi, mga minamahal ko, ang Christian religion o ang relihiyong itinayo o ang iglesyang itinayo ng ating Panginoon ay lumalabas na ito'y isang uri ng relihiyon na laban sa pamahalaan ng Roma. Kaya alam naman natin na kahit ang ating Panginoon ang nagpako sa krus ay ang mga Roman soldiers. Bagamat maganda ang layunin at alam nating ito ang paraan ng kaligtasan, pero ang Christianity sa panahon pong ito ay lumalabas na ayaw ng pamahalaang Romano. At dahilan po doon, alam naman nating inusig ang lahat ng mga alagad, si Juan ay itinapon sa ilang ng Patmos matapos na siya ay hindi mamatay nang siya ay ilagay sa kumukulong mantika. At ang maganda nito, sa ilang ng Patmos ay ang Panginoon ay nagpadala ng mensahe sa mga iglesia.
At iyon ay kanyang sinulat, o isulat ni San Juan, at pagkatapos ito'y ibinahagi at ipinadala sa 7 iglesia doon sa Asia Minor. At ang una pong iglesia na sinulatan ay ang iglesia ng Epeso o ng Epesos. At iyon po ang ating pag-aaralan ngayong hapon. Simulan po nating unawain ang kahulugan ng salitang Epesos. Pag inyo pong masusing pinag-aralan, mga kapatid ko at mga kaibigan ko, ang Epesos po ay nangahulugan na desirable. Desirable, nangangahulugan ang Epesos na lovely. At po dun sa bandang huli, hindi lamang po ito desirable, hindi lang ito lovely, kundi ito po ay having relax or release. Kaya kung atin pong iuugnay, pasinin po natin mga kaibigan ko at mga kapatid, kapag ka ikaw ay relax, kapag ka ikaw ay malaya, ay di lumalabas talagang desirable, ha? At lovely. Kaya ang iglesia po o ang Epeso ay nangangahulugang desirable, lovely, having relax or release. Kaya po ang kahulugan. Ngayon, para po ating maunawaan ang sitwasyon ng ating mga kapatid at ng mga mahanampahataya doon sa Epeso, mga kaibigan ko, hayaan po ninyo na aking ipaalam sa inyo ang background nung syudad ng Epeso upang ating malaman ang situation ng mga kapatid doon na sinulatan ni San Juan ng mensahe na galing sa Panginoon. Ito po ang ilang background. Ang lugar po ng city ng Epeso, kapag ka ating pinag-aralang masusi, ay lumalabas na ito ay isang syudad na dakila pag pinag-usapan ay ang kahalagahang komersyo. At ang dahilan po, geographically speaking, kung bakit maganda ang kanilang trade at ang kanilang mga negosyo sa lugar ng Epeso ay sapagkat ang city ng Epeso ay nakatayo sa bunganga ng ilog na kung tawagin ay River Kyster. Siyempre, pagka ikay nasa malaking bunganga ng ilog, pwedeng magkaroon ka ng malaking daungan at pagka meron kang daungan kagaya ng Manila, kagaya ng Batangas sa Pilipinas, maraming barko, ang kalakal ay marating, madaling makakarating at madali ding maibabiyahe. At tama iyon, sabi ng pag-aaral sa kasaysayan ng background ng Iglesia ng Epesos, meron silang malaking daungan sa panahong iyon ng sinaunang panahon. At alam niyo po, sangayon sa mga pag-aaral, ang Epesos ay tinawag na Gateway of Martyrs. Yung mga Kristiyano na inuusig ng pamahalaang Romano ay idinadaan sa daungan ng Epesos, dinadala sa Roma para usigin. Kaya ang tawag ng mga historians ay ang Epesos ay Gateway of Martyrs. Hindi lang po yan. Kaugnay po nito, kung bakit maganda ang negosyo, ito pa ang mahalagang bagay. Tatlong mahalaking highway, mga kaibigan ko, ang nagtatagpo sa lugar na ito ng syudad ng Epeso. Ito po yung tatlo. Ang una ay yung isang malaking highway na ang sabi ay Euphrates, Via Colossa and Laodicea, yung po'y humahantong ay sa lugar ng Epeso. Ano ho? Yung pangalawa ay yung isang malaking highway galing sa Galacia at Asia Minor, dumadaan ng city ng Sardis. At pagkatapos ay yung pangatlo ay galing sa bandang ibaba, yun po yung road from South and Meader Valley. Kaya ang tawag din ng mga historian sa Epeso, mga minamahal ko, ay the vanity of pair of ancient world. Ayan. Kaya tingnan po natin, kung atin pong pag-aaralan geographically, ito po yung mga highway na nagtatagpo sa lugar po ng Epeso. Kita po niyo yung arrow sa ating screen, ano? Ibig sabihin, yung galing sa norte, galing sa silangan, galing sa bandang south, ay ang mga produkto ay dadating sa Epeso at pwedeng ibiyahe patungo sa ibang mga lugar sapagkat meron silang malaking daungan. Akin pong pinag-aaralang masusi, mga kaibigan ko. Ang sabi ng mga historians ay possibly na ito ang mga kalakal doon sa lugar ng Epeso. Basahin po natin, Tagalog po ang ating talata. Ang mga kalakal daw sa mga syudad noon na sikat, kagaya ng Epesos, ay kalakal na ginto, pilak, mahalagang bato,
mga perlas, mainam na lino at kayong kulay ubi, sutla, kayong pula, sari-saring mahabangong kahoy, bawat kasangkapang garing, bawat kasangkapang mahalagang kahoy at tanso at bakal at marmol. Uy, ang daming kalakal. Pero hindi lang yon. Pag ating binasa pa yung verse 13 ng aklat ng Apokalipsis ng kapitulong ating binabanggit, at kanela, espesyas at insinso at ungwento, kamangyan, alak at langis at mainam na herena, trigo, mga baka, tupa, kalakal na mga kabayo, mga karo at mga alipin at mga kaluluwa ng tao. Meron ba kayong idea kung ano yung ibig sabihin ng kalakal na kaluluwa ng tao? Pati pala yung laman ng tao at ang katawan ng tao ay ikinakalakal sa lugar ng Epeso. Eh di ba, ganyan naman ho talaga sa mga mahalaking syudad, ano? Yung prostitusyon ay pangkaraniwan. Kahit po sa ating mga syudad, sa ating modernong panahon. Ay noon, kasama daw na kalakal ang alipin, ibinebenta ang alipin, ipinagbibili at binibili, kahit pala ang kaluluwa ng tao noon ay ikinakalakal din. Kaya kung atin pong titingnan ating pagmamasdan ang higit pang mas maluang na mapa, kita po natin doon sa Aro, andiyan po yung Epeso, ano ho, may malaking daungan kaya papuntang Gresya, patungong Italy, patungo sa Rome, madaling makakahating ang iba-ibang kalakal at madali ding makahating sa kanila ang iba namang kalakal galing sa ibang lugar. Kaya, sabi ko sa inyo, ang unang background ng Epesos, ito ay center of commerce, matindi ang kahilang negosyo. Pangalawa, sikat din ang lugar ng Epesos noon dahil ang city of Epesos ay nakilala din sa kanyang kadakilaang pampolitikal. Alam niyo po, siya ay tinatawag na Supreme Metropolis of Asia. Kung sa ating kapanahonan sa Pilipinas, pag sinabing supreme, yun ay isang first class na city. Kagaya halimbawa ng Manila, Makati at iba pang mga sikat na syudad sa ating panahon tulad ng maaari ng Cebu at iba pang lugar. At dahil doon, sila'y binigyan ng title na pre-city at sila'y merong karapatan sa kanilang sariling pamahala at gobyerno. Kasi maganda ang kailang syudad. Tinatawag din itong Assis Town na pag sinabing Assis Town nung unang panahon, dito nililitis ang mga mahalaking kaso at ang mahalaking mga usapin. Kaya ang sabi, pag sinabing Assis Town, justice was dispensed and important cases was tried in the city of Ephesus. Parang sa ating kapanahunan, nasaan po ba ang Supreme Court? Ha? Di ba nasa Manila ang ating Supreme Court? Ay ang lugar ng Epeso, sapagkat siya ay Supreme City, ang mahalaking kaso ay nililitis sa kanilang lugar. Ay ang galing pala ng kailang syudad. Hindi lang yon. Ito pong lugar ng Epesos o ng Epeso ay sentro din ng Pan-Ionian Games. Ito po'y katulad ng ating modernong Olympic ngayon. Kaya pag kayo'y nag-aral, ang mga Olympics ay nagsimula sa mga Greeks. Kaya si San Pablo ay sumulat na ang isang Kristiyano'y tulad ng nakikipaglaro sa palaruan o nakikipagbaka sa palaruan. Kaya yun po ang pangalawa. Ito ay politically well-known sa sinaunang panahon. Pangatlo, ito po ang pinakamaganda na nakita kong background. Ang lugar po ng Epesos ay isang syudad din na kilala sa kahalagahang pangrelihiyon. Bakit po? Ito po ang sabi ng mga historians. Binasa ko po ang mga aklat. Ang sabi ni Stepanovic, merong 15 iba-ibang templong madaling nakita sa lugar ng Epeso. Ano ho? At kasama doon, ito po'y napakahalaga, kasama po sa templong obvious na makikita sa Epeso ay ang templo para sa emperor worship. Ay bakit mayroong temple for emperor worship? Mahalaman po natin yan. At ang sabi ng pag-aaral ng ibang historians, kahit saan ka tumingin, ay makakakita ka ng mga templo,
ha, ng kanilang mga diyos at templo din at altar para sa emperor. Kaya ang sabi sa atin, kung hindi man may templo, may mga simbol na ang emperor ay kanilang ibinibilang na diyos na dapat sambahin. Ay ano ho ang sabi ng history para ating mapatunayan? Sabi ho ng pag-aaral ng history, si Julius Caesar pala, noong 29 BC, ang unang nagtayo ng templo doon sa Ephesus matapos niyang angkinin na siya ay dapat ibilang na banal at Diyos. Kaya sa history po ng Roman government, emperor was considered as God. Kaya sila'y nagdi-demand ng emperor worship at ang isang dahilan po ay to check the loyalty of the citizens of the vast conglomeration of Roman Empire. Ayan, galing nila ano? Ayan, kaya pinapasamba nila ang mga tao sa emperor. Ay kung Kristiyano ka, sasamba ka sa emperor o hindi? Abay, syempre hindi. Kaya tama ang sabi sa atin, ang Christianity ay isang relihiyong laban sa pamahalaan ng Roma. Kasi sa kailang lugar ay ang emperor ay sinasamba. Ito po ang ilang mga templo. Hindi ko nagaanong pahalimin ang pag-aaral dito para magkaroon lang po kayo ng idea na doon po si Asclepius. Madadaanan po yan sa ibang chess kung ano yung Asclepius. Siya po ay Diyos ng healing at kagalingan. Ang kanya pong simbol ay yung ahas na nakapulupot sa espada. Yun po ngayon yung ating nakikita sa mga klinik at simbol ng doktor. Yung ahas ay nakapulupot saan? Sa espada. Yung po ay galing sa simbolo na Greeks. Nadiyan din po si Hermes, ibinibilang po yung Diyos, meron siyang temple doon, si Dionysius, si Nike, si Hercules, at si Trajan. Ayan. Yan po'y iba-ibang mga Diyos na sinasamba sa city ng Epeso. Pero mga minamahal ko, ito po ang pinakamahalaga. Sa lugar po ng Epesos, ay ang pinakasikat ay ang Temple of Diana. Yun ang pinakakilala. At si Diana po ay siya po ay tinatawag na Goddess Artemis or Diana. At alam niyo po kung sino siya? Siya po ay Goddess of Fertility. Ulitin ko po, sino nga po si Diana mga kapatid ko? Goddess of Fertility. At pag inyo pong pinag-aralan kahit po ngayon, ay inyong mababakas ang mga labi ng dating templo ni Diana. Ganyan po kadakila ang kanyang templo. Ayan, greatest temple of Diana. Tingnan po natin ang sukat. 425 feet long. Ayan, haba ano? Hindi lang yon, 220 feet wide and 60 feet high. Ganun po ang sukat ng Temple of Diana in Ephesus. At tingnan po ninyo, ang ganda nito dahil ito ay merong 127 pillars. Ano ho? At ang 36 po doong haligi ay napapalamutihan ng ginto. Wow, ang ganda po ng Temple of Diana. At si Diana po, kagaya ng aking binanggit, ay ano nga? Goddess of Fertility. At pag inyo pong inalam, sasabihin nyo ano kaya ang hitsura ni Diana. Iisipin nyo sigurong maganda ano ho. Tingnan po nyo sa screen. Ito po ang hitsura ni Diana. Ang image of Diana or Artemis ay maitim, squat, repulsive figure covered with many breasts. Ano po yung breasts? Ay di maraming dibdib. Sa ibang termino ay ang kanyang katawan ay punong-puno ng, sa Tagalog ay ano yung Tagalog ng breast? Dede. Parang hindi nga maganda ano. Ay bakit punong-puno ang kanyang katawan ng mga dede? Kasi siya nga po ang Goddess of Fertility. Ayan. Kaya ito po yung mga sample pictures na pwede po nating makita sa larawan ni Diana, punong-puno ng dibdib o ng dede. Ito po'y napakahalaga para sa mga tao sa Epeso. At alam niyo po, kagaya ng aking binanggit, ang kilalang kihala dito ay ang Temple of Diana at papaano ba sinasamba ng taga-Epeso si Diana. Tingnan po natin. Tingnan po niyo sa screen.
Ito yung worship of the temple of Diana. Ito po ay weird, ha? Ecstatic, hysterical business. Ang pagsamba pala sa temple of Diana ay katulad ng ang mga tao'y nagwawala. Bakit? Doon po sa temple of Diana ay merong mga priests. Actually, hindi po talaga priest, kundi priestess. Babae. At ang tawag po sa kanila ay Megabise, tingnan po nyo sa screen, Megabise, Melissa, or Priestess. At alam nyo po, para inyong maunawaan kung ano itong mga Melissa at ano itong mga Priestess na ito, ito po ang sabi ng mga historians at ng mga theologians. Sabi po ni Thomas in his book, An Exegetical Commentary on Revelation chapter 1 o chapters 1 to 7, ang prostitusyon sa Epeso ay talamak, rampant, dahil ibinibilang nila na ang pakikipagtalik ay banal na bagay at iyon ay pagsamba kay Diana. Ang prostitusyon o ang kortisan ay ibinibilang nila na banal, kaya ang prostitute ay banal sa kanilang lugar. Ngayon, sipin po ninyo. Sabi ng ibang historians, ha? Okay, sabi naman ni Blevins sa kanyang aklat. Sinabi niya na itong mga priestess na ito ay ibinibilang na babaeng banal at sila ang naglilingkod sa Temple of Diana. Nakukuha po niyo ako? Inyo ho ba akong nasusundan? Ano raw? Itong mga priestess na ito ay banal na babae. At para ikaw ay makasamba kay Diana na goddess of fertility, dapat kang makitalamitam at makipagtalik sa mga priestess na ito at iyon ang mataas na pagsamba kay Diana. O ay di tama, ang pagsamba doon sa Temple of Diana ay weird, hysterical business, dahil ang pagsamba doon ay kasama ang pagtatalik at palitan ng partner, dahil merong 1,000 na mga priestess doon at iyong mga iyon lahat ay kortisan o prostitute. Nakakalungkot, ano ho? Ay kung ikaw ay kaanib doon sa lugar ng Epeso, kapatid ko, ay ang gaganda ng mga priestess ay ikay napadaan, sabihin mong, wow, ang gaganda naman ng mga priestess. Di ba nakakatukso? Kaya tama ang sabi ng Biblia, si San Pablo ay nagbanggit minsan na huwag tumayo ang mga babae sa iglesia. Yun po ang context noon, mga kapatid ko. Dahil noon pala, sa panahon ng Epeso at ng mga lugar na ito na dinaan ni San Pablo, ay ang mga babae ay leader ng Temple of Diana at sila'y mga prostitute. And in order for you to worship Diana, you need to perform the sexual union with this priestess in the Temple of Diana. Malaswa, mga kaibigan ko. Kaya ang sabi ng ibang historians, ha? Sabi ni William Barclay sa akin pong pag-aaral nito, ang sabi niya, kanyang idiniklara, regarding this female priestesses, ang sabi ni Barclay, declared that there are thousands of them in the Temple of Diana. They are called, or they were called Melissa, meaning bee. They are the ones acting as mediators or ministers in the temple. Kaya para ikaw, kapatid, ay magbigay walahati kay Diana, merong mga mediator. Sino ang mediator? Yung priestess. Paano katatanggapin ni Diana? Ang kinakailangan, makipagtali ka sa mga priestess na ito. Ganon katindi at kalaswa ang mga tao sa Epeso. Kaya alam niyo po, sabi po sa atin ng pag-aaral ng history, the characters of people in Ephesus was notoriously bad and totally wicked. Ay kung ang mga tao sa paligid mo ay ganyan, ikaw ay isang mahanampahataya, pwede kang mahawahan at pwede kang matukso. Gusto ko pong i-quote si Heraclitus. Ito po ang sabi,
about Heraclitus. In it, he is made to say that the darkness of the approach to the altar of the temple was the darkness of vileness. Vileness. Tingnan po ninyo ha. Yun palang approach sa Temple of Diana ay isang may kasama ang madilim na approach. Basahin po natin ng patuloy ang ating screen. The morals of the temple were worse than the mortals of the beasts. Yun daw palang moral ng mga tao sa templong Diana, sabi ng ating pag-aaral, ay mas masahol pa sa moral ng mga hayop. Tingnan ninyo. Kaya ang hirap ng sitwasyon ng mga kapatid doon sa Epeso pag atin pong iintindihin ang kailang background. Dahil ang mga tao'y masama. At ang sabi pa, kahit daw ang mga aso ay hindi naman minumutilate ang iba, pero ang tao doon na sumasamba sa Temple of Diana ay may kasamaan dahil kagaya ng aking binanggit, ang pagsamba nila'y pagtatalik. O kaya ang sabi sa atin, sabi ni Heraclitus, he said that the inhabitants of Ephesus were fit only to be drawn. Dahilan sa ang mga tao'y masama, ang sabi ni Heraclitus, ang dapat sa tao sa Ephesus ay tinatalian ng bato at inihuhulog sa gitna ng dagat para malunod. Kaya tama, ang tawag po kasi kay Heraclitus ay the crying and weeping philosophers. Siya po'y galing doon sa Epeso. At alam po niya kung gaano kasama ang mga tao sa Epeso. Ngayon, naunawaan na po natin ng background, mga kaibigan ko. Mahirap ang sitwasyon ng mga kapatid sa Epeso. At yun ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay nagpasya na sa pamamagitan ni Juan ay sulatan at paalalahanan ang ating mga kapatiran sa Epeso. At ngayong pong araw na ito, gusto ko pong sabihin sa inyo mga kaibigan at mga kapatid ko na ang paalala ng Diyos sa mga kapatid sa Epeso ay paalaala din sa atin sa kapanahon ng ito. Ngayon, 60 mahalagang bagay ang aking babanggitin na mensahe ng Diyos mula sa lugar o mula sa kanyang sulat sa iglesia ng Epeso. Number one, mula po sa mga sulat na ito, ang unang mensahe ng Diyos na gusto niyang ipaabot sa atin ay ito. Kaunahan, ipinapaalam ng ating Panginoon mula sa sulat sa Ephesus na si Jesus ay nagbigay ng confirmation sa iglesia. At anong confirmation meron ng ating church sa kapanahon ng ito, mga kaibigan ko? Basahin po natin ng ating Biblia. Nakalagay po sa ating screen, Revelation chapter 2, verses 1 and 2. Sabi ng sulat, to the angel of the church of Ephesus write, yun po ang utos ng ating Panginoon kay Juan. At ang sabi, this thing says he who holds the 7 stars. Ang sulat, ang sabi ay, ito'y sulat galing sa humahawak ng 7 stars. Sa kanyang kanang kamay hinahawakan ang 7 stars. At ito ding humahawak sa 7 stars, ang sabi ng talata, he who walks in the midst of the 7 golden lampstands. Teka muna, ano po ba itong binabanggit ditong 7 stars at ano yung golden lampstand? Okay, ito na po para ating maintindihan. Para maintindihan po natin ng talata, ang sabi ng sulat, ang misteryo ng 7 bituin na iyong nakita sa kanang kamay at ang 7 golden lampstands, ang sabi ng talata na verse 20 ng chapter 1, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 mga iglesia at ang 7 lampstands na iyong nakita o ang 7 ilawang kandelerong iyong nakita ay ang 7 iglesia. Ay di maliwanag po. Ang sabi sa atin, hawak ng Panginoon sa kanyang kamay ang mga bituin. At ang Panginoon ay nadoon sa 7 lampstands, ibig sabihin nadoon ng presensya ng Panginoon. Ito po ang ibig sabihin, mga kapatid ko at mga kaibigan ko. Para po ating malalim na maunawaan,
nung sabihing hawak ng Panginoon ang pitong bituin o ang pitong iglesia, yung salitang hawak po sa Greek word ay kratin, na ang kahulugan ay hawak ng Panginoon ang buong bagay. Tingnan po nyo, meron ako itong susi sa aking kamay. Ayan. Pag aking ipinakitang ganyan ko ang susi, anong ibig sabihin nito? Hawak. Pero kung ganito ko lang hinahawakan ng susi, ito ay pwedeng i-snatch. Pero kung ang susi ay hawak ko, na katulad nito, na nasa loob ng aking palad, madali ba itong ma-snatch o hindi? Of course, hindi. Ang sabi po sa atin, ang salitang hold o hawak sa Greek word ay kratin, na ang ibig sabihin, hawak ng Panginoon ang buong bagay sa kanyang kamay, walang makakaagaw nito. Kaya ang unang mensahe po ng Panginoon mula sa kanyang sulat sa Efesos ay hawak ng Panginoon ang kanyang church. Di ba magandang balita yon? Na kahit anong mangyari ngayon, hawak ng Panginoon ang ating church. Ang ating churchman ay hindi sakdal, marami tayong kapintasan ngayon, maraming hindi magandang bagay sa ating iglesia, kahit minsan ang ating mga lider ay nagkakamali at nagkukulang, pero gusto kong sabihin sa iyo kapatid at sa inyong lahat na nakikinig ng pag-aaral na ito, hawak ng Panginoon ang iglesia, buong-buo sa palad ng kanyang kamay. At hindi lang yon. Yung sahitang lumalakad sa gitna ng pitong kandelero, ito po ang ibig sabihin niyan. Tingnan po niyo sa ating screen. Walking in the midst of the golden lampstand means His presence and power are confined to any one of the churches. O ay pag sinabing presensya, kung ako'y lumalakad dito sa lugar na ito, kaya ako'y lumalakad dito dahil nandito ang presensya ko. Ang sabi ng pag-aaral natin sa aklat ng Revelation, saan lumalakad ang Panginoon? Sa gitna ng pitong ilawan, ibig sabihin, ang presensya ng Diyos ay nasa kanyang iglesia kahit ano pamang mangyari. Kaya tama ang sabi ng ating Panginoon kay San Mateo, kay Pedro, ang sabi, hindi mananaig ang Hades sa iglesyang kanyang itinayo. Dahil ang ating Panginoon, hawak tayo sa kanyang kamay. Ang kanyang presensya ay nasa gitna ng church. Kaya ang unang mensahe ng Panginoon para sa atin ngayon, sa ating kapanahunan, nagbigay ng confirmation ng ating Panginoon. Jesus confirmed the church that He is holding the church and His presence is in His church even today. Ang ating iglesia, maraming kapansanan, ano ho? Ang ating mga leader ay pagkukulang din. Tayong lahat ay pagkukulang, yun po ang totoo. Pero kahit po tayo makasalanan, ang presensya ng Diyos nasa gitna ng kanyang iglesia. Hawak tayo, hindi niya tayo pababayaan. Yun po ang unang mensahe. Pangalawa, ang maganda po nito, hindi lang hawak ng Diyos ang iglesia niya at hindi lang ang kanyang presensya ay nasa kanyang church. Alam niyo po, ang sabi din sa atin, binigay ng Panginoon ang kanyang commendation sa church. Basahin po natin ang ating Biblia sa mga talata na 3 at 6. Ayan. Okay, basahin po natin ang Revelation chapter 2. Ayan. Sabi ng Panginoon ay ganito, alam ko ang iyong mga gawa. I know your works. At ano po yung works ng iglesia? Ang sabi, I know your works, I know your labor, I am commending you because you are patient, and that you cannot bear those who are evil. Ay, ang ganda ng commendation, ano ho? Ang commendation ng Panginoon, siya ay ano? Alam ko ang iyong gawa, alam ko ang iyong pagtitiis, hindi mo rin matiis ang mga masama. Sabi ng kasunod, and you have tested those who say they are apostles and are not. Magaling po silang makadetect ng mali at tamang aral. Ganun kaganda yung iglesia. At kinukomend ng Panginoon tayo sa ating church kung madali nating makilala ang maling mangangaral.
ay sa atin pong iglesia, sa ating kapanahunan, kung sino-sino ang dumahating na mangangaral at sasabihin sa inyong mga kapatid, meron kaming dalang katotohanang bago. Eh anong bago? At tatanggapin naman natin minsan yung mahangaral na ito na meron daw daladalang bagong katotohanan. Pagkalipas ng ilang linggo, ang iglesia ay hati. Yun ba ang totoong mahangaral ng Diyos? Ay kinoment ng Panginoon ng Church ng Ephesus at ang sabi ng Panginoon, ha? You have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. Kaya mga kapatid ko sa atin pong mga iglesia, maganda namang tayo makinig. Pero kung minsan ay meron dahating sa ating mga church, sasabihin sa inyong, meron po akong new truth. Mga kapatid, mag-iingat po tayo. Ang mga kapatid sa Epeso, sila po'y magaling magmatyag kung ang mahangaral ba ay totoo o hindi. At ang sabi ng verse 3, ang sabi, you have preserved and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Huy, ang ganda. Ano po yung commendation ng Panginoon? Ikaw ay nagtiyaga, nagtiis, gumawa, at pagkatapos ay hindi ka napagod. Ay kayo ho ba'y pagod na mga kapatid sa pagsimba? May mga kapatid na ang sabi ay pagod na ho kami, pastor. Tinatamad na ho kami. Meron pa nga ho akong nakausap at nakausap namin. Actually, ang nagtanong ay yung aking kasama sa aming pagdadalaw. Sabi nung kasama ko ay ganito ho, painggan niyo akong mabuti. Sabi nung kasama ko dun sa aming dinalaw na matagal na elder ng church, ang sabi niya ay, hindi po ba kayo tatay? Nangangarap na tayo'y makahating sa langit at magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang ganda ng tanong, ano? Di ba kayo nangangarap na magkamit ng buhay na walang hanggan? Bumalik na po tayo. Alam niyo ho ang sagot ng aming kausap na matanda? Ganari ang sagot. Ay dito pa nga lamang ikatutoy sa buhay na may hanggan ay sawang-sawa na ako, ay doon pa sa walang hanggan. Ba, siya nga naman, ano? Uwi kami ay uwi. Sabi ko, ano, nakasumpong ka ng matinding tanong, ano? Ay siya nga naman, dito pa nga lang daw sa buhay na may hanggan ay sawang-sawa na, ay doon pa sa wala. Mga kapatid ko, ang buhay pong ipinapangako ng Diyos sa kanyang iglesia ay hindi buhay na katulad dito. Kaya ang sabi dito, kinument ng Panginoon ang mga kapatid sa Epeso dahil sila'y hindi napagod. Sila'y nagtiis. Kaya mga kapatid ko, kaunting tiis pa tayo. Tayo'y nasa huling bahagi na ng ating takbuhin bilang mananampalataya. Nakapapagod, pero atin pong sikapin, palalakasin tayo ng Panginoon, huwag tayong mapagod, magtiyaga tayo dahil ito ang ihilagay ng Panginoong ating tungkulin, lalo na sa huling kapanahon ng ating ginagalawan. Amen po ba, mga kapatid ko? Kaya ang Panginoon kinumend, Jesus commended the brethren in Ephesus by saying, you remain patient, you remain laboring for me, hindi ka napagod at kay aking ikinakatuwa. At kung ganyan po ang atin ngayong iglesia, hindi tayo napapagod, hindi tayo nagsasawa, nagtsatsaga tayo at nagtitiis, kinukomend din ng Panginoon ng ating iglesia ngayon. Amen? Amen po. Kaya ang sabi sa atin, sabi ng kasunod, natuwa din ng Panginoon. At ang pangalawang commendation ay ganito, but this you have, that you have hate, or you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. Kinamuhian pala ng mga kapatid doon sa iglesia ng Epeso ang sabi dito ay mga Nicolaitans. At yung aral nito, sino ho ba yung Nicolaitans, mga kaibigan ko? Para po magkaroon kayo ng idea, ang sabi po ng isang theologian sa aking nabasa yung kanyang aklat, sabi niya, yun daw mga Nicolaitans ay mga taong nagkiklaim na sila ay disciples of Nicholas. Sino naman si Nicholas? Siya po yung one of the 7 deacons in the books of Acts, o in the book of Acts. At ang sabi, itong Nicolaitans naman doon sa lugar ng Epeso ay gumawa ng kailang doktrina. Pero hindi po yung doktrina ni Nicholas, ha?
na seven deacon. Sila ang gumawa ng kailang sariling doktrina. Ang sabi nila, okay lang gumawa ng kasalanan at gumawa ng bagay na nakakalugod sa iyong sarili basta pagkatapos hihingi agad ng tawad. Payag ba kayo o hindi sa ganung doktrina? Okay na gumawa ng mali, pagkatapos gumawa, sabay hingi ng tawad. At sa ibang termino, pinapalabas nila na total ay masaya ang pagsamba doon sa Temple of Diana. Pwede naman sigurong paminsan-minsan pumunta doon. At siguro yung makisangkot sa kanilang worship to enjoy things. Basta pagkatapos, sabay hingi ng tawad. Payag kayo o hindi, hindi ho yan plano ng Panginoon. Mali ho ang ganyang turo. Kaya kung atin pong titingnan, ito po yung kanilang labor sa lugar ng Epeso. Sa natitirang mga ilang slides, ang sabi sa atin, pag sinabing labor ng kapatid sa Epeso, ito po sa Greek word ay kupos, na nangangahulugang sila'y nagpapagal hanggang sa kaya nilang magtrabaho. Atin po bang ginagawa ang gawain ng Panginoon hanggat kaya natin? Ganyan ang commendation ng Panginoon sa Iglesia ng Epeso. Ang mga kapatid doon ay puspusang gumagawa hanggat kaya nila. Pag sinabi namang patience, sa Greek word ay hopomone, na ang ibig sabihin ay pagtatsyaga at pagtitiis na kahit anong trouble ang sa kanila'y tumaklob, hindi sila susuko at mananghatiling hindi yuyukod ang kanilang ulo sa kahirapan at pagsubok ng buhay. Yan ang nais ng Panginoon sa kapanahon ng ito sa ating lahat. Number 3, na mensahe ng Panginoon sa kanyang sulat sa Iglesia ng Epeso. Jesus complained the church. Bagamat nagbigay po ang Panginoon ng confirmation, ang Panginoon po'y nagreklamo din tungkol sa kalagayan ng Iglesia ng Epeso. At ang sabi ng Panginoon ay ganito, verse 4 ng chapter 2, may bagay na ayaw ko sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Oy, malungkot po ito ano. Sabi ng mga kabataan, first love never dies. Yan. Hindi daw namamatay yung unang pag-ibig. Meron po akong simpleng tanong, mga kapatid ko. Ito po ang tanong ko sa inyo. Ha? Alin po ang mas mahalaga? Magpakasal o ang manatiling kasal? Alin po ang mas mahalaga? Ay pag sinabi niyong mas mahalaga ho ang magpakasal, ay ang tanong ko sa inyo ay bakit ka naman magpapakasal kung wala kang panukalang manatiling kasal? Ay alin talaga ang mahalaga? Ay kung sabihin naman ninyong ay mas mahalaga po yung manatiling kasal, ay ang tanong ko naman ay ganare. Kung sabihin niyong mas mahalaga ang manatiling kasal, papaano ka naman makakapanatiling kasal kung hindi ka nagpakasal? Alin po talaga ang mahalaga? Parehas po yung mahalaga. Magkasama po iyon. Kung atin pong i-apply sa Kristiyanong buhay, ito po ang ibig sabihin niyan. Alin ang mahalaga? Ang magpasakop at magsuko ng buhay kay Kristo o ang manatili kay Kristo? Parehas po yung mahalaga. Magpasakop kay Kristo at manatiling na kay Kristo, yan ang layunin natin. At para ikaw at ako ay manatiling in love kay Kristo, huwag niyong hahayaang lumamig ang inyong unang pag-ibig. Gawin po nating totoo na ang ating first love ay si Kristo at maging totoo ang kasabihang first love never dies. Yun po ang kinakailangan natin. Ay ang mga kapatid natin ngayon, lumamig na ang pag-ibig. Dati-rati ang agang sumimba ng mga kapatid. Ay ngayon ho, anong oras po sumisimba ang mga kapatid ngayon? Meron pa nga akong narinig, ang sabi ng isang pastor, meron daw ngayong mga kapatid at mga Seventh-day Adventist na 7-11. Ay ano yung 7-11? Ayun daw ay Seventh-day Adventist Christians coming to church 11 a.m. in the morning every Saturday. Di 7-11 nga naman. Mga kapatid, huwag po nating hayaang lumamig ang ating pananampalataya.
Huwag nating hayaang lumamig ang unang init ng ating pag-ibig kay Kristo. Dahil ang sabi sa atin, it is very important to surrender our lives to God, and it is as well important for us to remain in Christ. Huwag niyong hayaang lumamig ang inyong pag-ibig sa ating Panginoon. Dahil siya ang ating first love. Yung ating unang pananampalataya, ang kailangan natin ngayon sa huling panahon ay ano? Primitive godliness. Yun ang katulad ng first love. Ako ho naman ay hindi pa katandaan, mga minamahal kong tagapakinig at tagasubaybay. Pero akin pong inabot yung panahon, sapagkat ako'y galing sa isang lugar ng bukid, ay kapag ka Merkules, Biyernes ng gabi, ay puno ang church. Bago kami makahating ng church, ang aming ilaw ay yung dahon o yung kayakas ng niyog, aming sinisindihan. At pagkatapos ay ang putik ay hanggang tuhod, pero ang kapatid, pag Merkules ng gabi, nasa church. Ay ngayon, parang nawala na yung init ng ating pag-ibig. Sabi po ng mga theologians, ito po ang ibig sabihin nung complain ng ating Panginoon sa church. Ito po yung complain. Ang sabi ng complain, ang tunay na diwa ng fellowship at ng closeness sa mga kapatid ay nawala. Kaya mga kapatid ko, huwag po niyong hayaang lumamig ang ating closeness at ang init ng ating fellowship. Amen po ba? Nawala nga din sa kanila ang diwa ng totoong kahulugan ng pagsamba. At kung atin pong ibabalik ang totoong diwa ng kahulugan ng pagsamba, ang Sabbath School, kapatid ko, ay kasing halaga ng ating hour of worship. At kung mahalaga sa iyo ang hour of worship, kapatid ko, ang ating AY ay mahalaga din katulad ng hour of worship. Kaya ibig sabihin, ang real essence of worship, ang Sabado ay ating gugugulin sa pagsamba. Ibalik po natin yan. Yan po ang complaint ng Panginoon sa mga iglesia. Ang seriousness ng paikisangkot sa kanila ay nawala. Ibalik po natin ang ating commitment ng pagsaksi. At gawin natin ang pangangaral ay kasama sa ating priority at huwag natin gawing seasonal. Ibalik po natin ang kasiglahan natin sa pananampalataya. At ang sabi sa atin, sabi ni Mark, ni William Barclay, it may be that the church of Ephesus was busy heresy hunting, that it had lost atmosphere of brotherly love. It may be that a hard, censorious, critical, fault-finding, stern self-righteousness had banished the spirit of love. Ibalik po natin ang kasiglahan natin sa ating pananampalataya. Sabi pa, it may mean that the first enthusiasm. Inyo bang naalala nung, di ba yung panahon na sa bagong kasal, yung panahon ng honeymoon period, talagang napaka-warm ng kanilang closeness at ng kanilang intimacy. Pero pagtanda, parang nawawala. Ang ibig sabihin po ng Panginoon sa kanyang complaint sa church, bakit nawala na ang init ng iyong pagmamahal? Huwag nating hayaang yung honeymoon period ay magtapos. That the love of thine espousal was only a memory. Do not allow that to happen in your personal relationship and intimacy with God. Amen po ba mga kapatid? Dako na po tayo sa kasunod, sa natitirang huling bahagi. Kaya ang sabi po ng kasabihan, we need to be faithful until the end. We need to be faithful because Jesus is true and faithful. Kaya ang sabi po sa atin, samantalang si Kristo po ang ating katulad ng siya ang ating asawa at kabiyak, manghatili po tayong tapat sa Kanya hanggang sa huling kapanahunan dahil siya po ay tapat sa atin. Sabi nga po sa atin sa aklat ng Biblia, okay, for your maker is your husband, for the Lord of hosts is his name, and your redeemer is the only one of Israel. He called the God of the whole earth. Yan po ang sabi sa atin ng Isaiah chapter 54 verse 5. Dako na po tayo sa pang-apat, sa anim na mahalagang bagay na ating pinag-uusapan. Ang pang-apat po ay
sapagkat ang iglesia ay merong complaint ang Panginoon. Ang sunod po, pinayuhan ng Panginoon ang iglesia. Ano po yung payo? Ito po yung payo. Sabi ng Panginoon, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Yun po yung paalala ng Panginoon. Alalahanin mo kung saan ka nahulog, at pag iyong naalala, magsisi ka nga at gawin mo ang una mong gawa. O, di yun na po ang payo. Samantalang merong complaint ang Panginoon. Sa huling bahagi po ng aklat na ito at sulat na ito, ang sabi sa atin, pinayuhan ng Panginoon ang kanyang mga anak sa Epesos. At ang sabi niya, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka nga. Iyong ikalungkot ang iyong ginagawa ngayon. At pagkatapos, bumalik ka at magpatuloy ka kagaya ng dati. Kaya mga kapatid ko, ito na ang panahon ng atin muling revival and reformation. We are now living in the last days. And because we are now living in the last days, I think it is now the high time for us to ignite and to remain burning sa ating pananampalataya hanggang sa ating matapos ang takbuhing Kristiyano. Tandaan po natin, ang kanyang counsel sa ating church, magsisi at pagkatapos ay gawin ang unang gawa. Dako na po tayo sa panglima, second to the last. Ang Diyos ay nagbigay ng babala sa kanyang iglesia. Jesus cautioned the church. At ang sabi ng verse 5, kung hindi ka magsisisi, ang sabi ng Panginoon, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Ano po ang panawagan sa atin, mga kapatid ko? Ang panawagan sa atin, bilang babala, dapat tayong magsisi dahil lang babala. Pag hindi tayo babalik sa unang pag-ibig at init ng ating pagmamahal sa Panginoon, aalsin ng Panginoon ang ating ilawan. At kapag kainalis ng Panginoon ang ilawan, anong mangyayari pag wala na ang ilawan? Hindi na po tayo magliliwanag, tayo magiging dilim, ang ibig sabihin po noon kapatid, ay ang kapahamakan. Kaya, ang sabi sa atin, tandaan po natin ang babala ng Panginoon sa kanyang iglesia. Dako na po tayo sa kahulihan, mga kapatid ko. Sa katapusan, ang sabi sa atin, Jesus made a covenant with the church. At ano ang covenant? Ang ganda po ng covenant, unang tipan ng Panginoon. Ang sabi ng tipan, siyang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ano pong sinasabi? Sa kanilang magtatagumpay. Ano po yung promise reward sa covenant? Bibigyan ko siya ng karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa gitna ng halamanan o paraiso ng Panginoon. Gusto ho ba niyong makakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay? Huwag po niyong sabihin sa aking ay pastor, kung sakali pong hindi ako makarating doon, ay hihiling na lang kami sa iyong ay pastor, hagisan mo naman kami ng bunga ng punong kahoy ng buhay dito sa lupa para kami makatikim din. Ay hindi ho ari yun. Para ho ikaw at ako'y makakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay, ang sabi ng tipan at covenant ng Panginoon, ang magtatagumpay ay kakain tiyak ng bunga ng punong kahoy ng buhay. Para ka makakain, dapat naroon ka sa halamanan at sa paraiso ng Panginoon. Amen? Kaya ngayon, kapatid ko, sasama ka ba sa paraiso ng Panginoon upang tayo sama-samang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay? Yan po ang covenant at tipan ng Panginoon sa iglesia ng Epeso, at yan din po ang tipan sa atin ngayon. Ano pong tipan? To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life which is in the midst of the paradise. Kaya ngayon pong hapon, ngayon pong araw na ito, ano nga po ang mensahe ng Panginoon mula sa kanyang sulat
sa iglesia ng Ephesus na yan ang mensahe ng Diyos para sa iyo at sa akin sa araw na ito? Number one, ang Panginoon ay nag-confirm sa church. Hawak niya tayo at ang kanyang presensya ay nasa ating church. Pangalawa, kinukomend ng Panginoon ang ating pagiging matyaga. Kinukomend ng Panginoon kung tayo'y hindi napapagod. Kinukomend ng Panginoon kung tayo'y nananatili at yun ang kanyang nais. That is Jesus Christ's confirmation because He commended the church. So He confirmed, He commended. And then number three, kapag ka meron tayong ginagawang taliwas sa plano ng Panginoon, ang Panginoon ay may reklamo sa atin. At sapagkat may reklamo, pakinggan po natin ang payo para ang reklamo ay mapalitan ng commendation. So please hear and take heed of the counsel of Jesus Christ to the churches. And number five, Jesus caution or Jesus warn the church. At pag hindi po natin ito pinakinggan, ang tiyak ay kapahamakan. And the last C, Jesus made a covenant to the church. Madali hong tandaan ang ating mensahe. Ito ay puro C. Ano nga po yung una? Jesus confirmed, Jesus commended, Jesus complained, Jesus counsel, Jesus caution, and Jesus made a covenant to the church na pag tayo magtatagumpay, tiyak tayo kakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa halamanan. Mga kapatid ko, malaon ang panahon na ang iglesia ng Ephesus sa Asia Minor ay naglaho. Pero ang mensahe niya hanggang ngayon ay buhay at ang mensaheng ito ay para sa ating lahat. Ako po yung maasa na ang ating pinag-aralang anim na ginto ang kahutuhanan mula sa sulat ng ating Panginoon sa iglesia ng Epeso ay magigiging mensahe mo, mensahe ko at mensahe nating lahat para sa ating buhay samantalang nabubuhay tayo sa huling bahagdan at huling bahagi ng kasaysayan. Ito nawa po ang ating maging panalangin at ito ang aking hiling na maging bahagi ng ating paglagong Kristiyano at ang mga ito'y aking kahilingan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus.